Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Oo, yung pinapangarap mo, lagi mong kinukulit sa akin, mapapasa kamay mo na. Kaya nga ate, kung alam mo lang ang pinaggagawa ko nang mahawakan ko ang visa papers ko, naku! Bukas na ang flight mo papunta dito sa Amerika. Alam mo ate, naglululundag ako sa tuwa sa nangyaring ito sa buhay ko. Biruin mo, ang dating pangarap lamang ay hawak-hawak ko na. Dahil sa makalawa, ay nasa Amerika na ako. Oh, yung sinasabi ko sa'yo na dapat mong dalhin, naka-impake ko na ba? Oo naman ate, basta ikaw, isang salita mo lang, galaw ako kaagad. Heroin yata kita. Sus, nambula ka na naman eh. Sige na Moira. Sige na, tinatawag na ako ng Kuya Angelo mo. Maligayang pagdating, anak. Itay, inay. Ay, natutuwa kami ng itay mo. At nakarating ka na dito sa Amerika. Naririto na tayo. Magpasalamat tayo kay Angelo. Dahil sa kanya, ay nagkaroon tayo ng pagkakataong makarating sa lugar na ito. Lugar na pinapangarap ng kahit sinong Pilipino. Wala yata ang ate ko dito ah. Kararating lang kasi ni Angelo galing sa biyahe, kaya hindi makasama ang ate mo. Ano naman, kung kararating lang ni Kuya Angelo, anong kinalaman ng pagsama niya sa inyo para sunduin ako? Ay, siyempre, asikasuin niya ang bayaw mo. Alam mo bang masyadong pabebe ang bayaw mo? Bakit naman Abay, pinagsisilbihang mabuti ng ate mo. Sa habagkainan pa lamang ay kailangang asikasuhin muna ng ate mo. Tulad kahapon, ang ulam namin ay alimango at hipon. Akalain mo ba namang pinagbalatan ng ate mo? Ano ho? Naku, sobra naman pala si Kuya Angelo. Talaga, sobra. Ay, ano ba kayo? Intindihin na lamang ninyo ang maaaring ginagawa yon ni Monica. Ang pagsilbihan si Angelo bilang pasasalamat na rin siya sa kabutihan ni Angelo sa atin. Isipin na lamang ninyo, hindi tayo makakarating sa lubayang ito kung hindi dahil sa kanya. Ka na pala papunta dyan sa Amerika? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Para ano pa? Di ka naman makakasama dito eh. Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Ano ka ba naman? Siyempre, bilang magnobyo, hindi ba't karapatan ko rin malaman na... Dati yun. Magnobyo tayo. Ngayon hindi na. Kaya wala ka ng karapatan sa akin. Ano? Ano ba namang katwiran yan, Moira? Nakarating ka lang sa Amerika nakipagkalas ka na? Ano pa nga bang magagawa ng pagiging magsyota natin malayo na ako sa'yo? Hindi naman sa distansya ang mahalaga kundi ang relasyon natin. At paano natin may pagpapatuloy ang relasyon natin, Aber? Naririto na ako at naririyan ka pa rin, loser. Moira, ganyan ba ang nagagawa ng Amerika sa isang tao? Nakarating ka lamang dyan biglang nagbabago ang ugali. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin, wala akong pakialam. Ano pa nga ba ang halaga ng mga sasabihin mo sa akin?
iwala ka namang may pagmamalaki. Wala kang ang bahay, pati trabaho, wala kang permanenteng trabaho. Wala nga akong permanenteng trabaho nang makilala mo ako. Pero, ginusto mo ako. Wala akong may pagmamalaki, pero tinanggap mo pa rin ang pag-ibig ko nang naririto ko pa sa Pilipinas. Pero, bakit nang makarating ka na dyan, biglang nag-iba ang timplada ng pananalita mo? Alam mo kung bakit? Kasi, wala na akong mapapala sa'yo. At siya nga pala, ito na ang una at huling tawag mo sa akin, ha? Dahil magbabago na ako ng numero ng cellphone ko para hindi na akong maiisturbo pa ng isang tulad mo na walang maipagmamalaki. Sweetheart, pinayaran mo pala ng pera ang kapatid ko. Ha? Ah, oo. Pero hindi biro ang laki ng halagang ipinahiram mo. Wala yun. Kapatid mo naman yun eh. Kahit na. Malaking halaga yun. Nangako siya na ibabalik din niya yun. Hindi mo na sana pinautang. Total may trabaho na siya. Kaya niya ang sarili niya. Eh, humingi siya ng tulong kaya tinulungan ko siya. Marami ka ng tulong na nagagawa sa kapatid ko. Ha, hindi bali. Sisingilin ko na lamang siya. Moira, kailangan na namin ng kuya ang hilo mo ang pera. Sisingilin ko na sana. Ano ba naman yung asawa mo? Hindi makapaghintay. Naniningil ka agad. Bakit? Kailan pa ba ang utang mong yun? Medyo matagal-tagal na rin ah. Ang sabihin mo, maramot yung asawa mo. Ano? Maramot yung asawa ko? Oh, hindi ba? Totoo naman, hindi ba? Ang damot-damot ng asawa mo. Pagkatapos niya kayong papuntahin lahat dito eh, sasabihin mo maramot ang asawa ko? Anong siyang nagpapunta sa akin dito? Ate, ang itay at ang inay ang nagpetition sa akin dito, hindi ang asawa mo. Ang itay at inay nga ang nagpetition sa'yo dito. Pero kami ng kuya ang hilo mo, ang gumastos para makarating ka dito. Ano? Sinisingil ka na ni Angelo sa utang mo? Oho! Ipinarating pa kay ate. Gusto lamang pala akong singilin eh. Sinabi pa kay ate. Ang walang hiya. Magpapautang lang eh. Ipagkakalat pa. Ay, ano ba yung pinag-uusapan ninyong mag-ama, ha? Yung kasing manugang mong magaling. Sinisingil na si Moira. Eh, bakit naman kayong magagalit? Hindi ba dapat na maningil na siya ng utang? Utang yon dapat bayaran. Ang sweet-sweet talaga ng mami ko. Hanggang ngayon eh, pinagbabalat pa ninyo ng hipon at alimango ang daddy. Anak, bahagi sa wedding vows ko ang pag-aalaga na gagawin ko sa daddy ninyo. Hindi kaya OA na yan, mami? Bakit naman OA ang ginagawa ko? Kasi ang laki-laki na ni daddy. Ibig kong sabihin eh, matanda na kayo ni daddy, pero inaasikaso pa ninyo siya. Ikaw na ang nagsabi, anak. Matanda na kami ng dati mo. Ngayon, more than ever ang gagawin kong pag-aalaga sa daddy mo.
Eh, syado ninyong pinapamper si Daddy, Mami. Ang pagpapamper ay kinakailangan sa isang relasyon, anak. Pagpapakita ko ng pagmamahal ko sa Daddy mo, ang ginagawa ko. Kung hindi ko siya alagaan, pag nagkasakit siya, o sino maapektuhan, hindi ba tayo rin na pamilya niya? Hindi ba para lamang sa mga newly married ang mga ganyang gesture? Pinagsisilbihan ko ang Daddy mo bilang asawa niya. Hindi lamang bilang gesture. Ganito yon, anak. Makinig ka. Mahal ko ang Daddy mo. Iisa kami ng Daddy mo. At kung inaalagaan ko ang sarili ko, dapat rin alagaan ang Daddy mo dahil nga iisa kami. Sana, pag nag-asawa ko, ganyan din mag-alaga ang mapapangasawa ko. Kuya! Kuya Angelo! Kuya Angelo! Moira, ano ka ba naman? Wala ka bang manners? Hindi ka man lang kumatok ng mahinahon? Nasaan ang asawa mo? At anong kailangan mo sa asawa ko? Mangungutang ka na naman? Moira, bakit? Ang kapal ng mukha mo? Maniningil ka rin lang, ipapangalandakan mo pa? Hindi ko pinapangalandakan ang pagpapautang ko sa'yo. Kung hindi mo ipinangangalandakan, paano nalaman ni Ate Monica? At bakit? Ano ba ako sa bayaw mo? Hindi ba't asawa niya ako? Wala ba akong karapatang malaman ang ginagawa ng asawa ko, lalo na't pera ang pinag-uusapan dito? Sige! Kampihan mo yung asawa mo! Ang yabang-yabang! Hoy! Kung may mayabang dito, hindi ang asawa ko, kundi ikaw. Nakarating ka lang ng Amerika eh. Yumabang ka na. Hindi mo na alam, lingunin pa, kung sino ang taong naging instrumento para makarating ka dito. Bakit mo ba kinakampihan yung asawa mo? Ako ang kadugo mo, ate. Hindi kahit siya. Kahit na kadugo pa kita, kung wala sa tamang wisyo ang pag-iisip mo, itatakwil pa kitang kapatid ko. Wala kang utang na loob. Hindi ka makakarating dito sa Amerika kung hindi sa pamamagitan ng asawa ko. Kinamumuhian mo kahit walang ginagawa sa iyo. Lumayas ka sa pamamahay ko! Lumayas ka! Ano? Kinampihan ng ate mo ang asawa niyang yon? Oho! Iwan ko ba kung anong ipinapakain ng anghelo na yun kay ate? At siya ang kinakampihan niya at hindi ako? Paano hindi niya kakampihan yung asawa? Eh asawa niya yun! Kahit pa asawa niya, kung mali, hindi niya dapat kampihan! Sandali nga! Sino ba ang may pagkakamali dito? Hindi ba't ito gadak mo? Anong pagkakamali ko dun? Pagkakamali ba yung umutang dahil naubusan ako ng pera? Hindi nga pagkakamali ang umutang kung talagang walang-wala na tayo. Pero naman anak, siguro hindi naman pagkakamali na bayaw mo na singilin ka sa utang mo. Yun na nga huwi. Maniningil rin lang bakit kailangan pang sabihin ng lalaking yun kay ate. Dahil una, pera ng Kuya Angelo mo ang pinautang sa'yo. At pangalawa, asawa niya ang ate mo, kaya dapat lamang na malaman ng ate mo.
Oh, bis na bis ka. Saan ka ba pupunta? Pupunta ako sa Philippine Embassy. Ha? Bakit? Ipapadeport ko ang walang hiyang hipag mo. Ano? Ipapadeport mo si Myra? Oo, para maputol ang kanyang kayabangan. Ikaw awa naman ang kapatid mo kung ipapadeport mo siya. Hayaan mo na. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Hayaan mo na. Teka, sandali lang. At may tumatawag sa akin. Sino kayo ito? Ah, si Inay pala. Inay. Bakit mo? Ay, tulungan mo ang kapatid mo. Bakit nga ho, Inay? May nakita't silang mali sa mga papers niya. At i-deport na siya sa pabalik ng Pilipinas. Ano ho? Anong sabi ng anak mo? Tutulungan daw ba niya si Moira? Sa palagay mo ba? Pagkatapos na maginawa at sinabi ni Moira sa kapatid eh, tutulungan pa siya. Ano pang silbi ng pagiging magkapatid nila kung hindi niya tutulungan ang kapatid niya sa ganitong sitwasyon? Paano naman kasi? Yung si Moira, abusada. Nakapunta lamang dito sa Amerika. Akala mo kung sino na yan? Hayan! Ano tuloy ang nangyari sa kanya? At sino pang tutulong sa kanya ngayon? Nga siya ngayon. Isa ka pa. Kunting pagkakamali lang yon. Maaayos din siguro. Maaayos yon. Kung may pera si Moira, nagagamitin. Pero kung wala. Kaya lang naman siya nakapunta rito ay dahil sa manugang mo eh. Kaya kung gusto mong manatili dito ang anak mo, magkiusap ka sa anak mo. Kay Angelo na tulungan niya si Moira. Ako? Makikiusap sa Angelo na yon? Manigas siya! Ang anak mo ang lalapitan ko. Hiya kong kapatid. Hindi man lamang ako tinulungang maayos ang mga papelos ko. Naroon pa sana ako sa Amerika hanggang ngayon. Ang ganda-ganda na sana ng buhay ko doon. Ngayon sana ako titira. Inibenta na namin ang bahay namin. Dahil sa pag-akala namin sa Amerika na kami panghabang buhay. Hindi naman ako nabigyan ng pera ni Nete Tinay. Pero gagastusin din nila ang pera nila doon. Moira? Elmer? Kumusta ka na? Kumusta ang buhay, Amerika? Pero bakit parang ang haggard mong tignan? Na-deport kasi ako eh. At hindi ko alam kung paano ako makababalik doon. Baka pwedeng tulungan mo ako. Naku, magpapakasal na kasi kami ng nobya ko eh. Gagamitin ko rin ang perang naipon ko. Teka, bakit hindi ka magpatulong sa bayaw mo at sa ate mo? Hindi ba't sila ang tumulong sa inyong pamilya para makarating kayo lahat doon? Kinakaway na pala ako ng nobya ko. Ang mabuti siguro ay muli kang lumapit sa ate at bayaw mo. Sige, iwanan na kita dito ha. Paano na ako ngayon? Kanino ako lalapit? Sino ang tutulong sa akin? Sino? Wala na akong alam na lalapitan. Anong gagawin ko ngayon?
Paano na ako mabubuhay ngayon? Paano na? Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Papayag kaya si Monica sa hiling ng kausap? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dulang ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madigdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.